grocery, guys. Excited pa naman ako. Gustong-gusto ko pa naman na. Okay lang yun, no? Tingnan mo. Ayos, Wizard. Meron kaming gagawin ngayong kakaiba. Hindi, hindi naman kakaiba. Today is the day, guys. Pero meron kaming taong gustong mapasaya. Walang iba ay aming anak. Bakit nagkaano? Nawawala yung focus. Huwag lang na maingay ha. Secret lang natin ito. I'm in a hurry. Paalis kami ngayon kasi hindi naalala nyo yung last time nagtitingin kami ng yung piano ng anak ko. Teka, inaalis ko yung camera. So ngayon, babalikan namin siya. Titignan namin kung open na and kung meron na silang stocks nung white kasi gusto ni Owen white. Ano to, surprise to sa kanya. So, ang sabi lang namin sa kanya, tinatanong niya saan kami pupunta. Sabi namin, may asikasuhin lang kami. And wala siyang ka-idea kasi ang alam niya, baka next month pa siya mabilan. Pero, hindi niya alam na today na namin siya bibilan. So, sana merong stock para mabayaran na namin. And, isusurprise natin siya. So, see you dun sa bilihan ng instrument. Nandito na kami dito sa grocery, guys. Kasama namin si Kuya Mel. Ayan, Proweba. Na kami ang kasama. Ay, Kuya. Kaya ito Ate Bambi. And the kids. Isay. Isa, kasama namin dati nyo. Daan muna kami dito sa grocery. Kayang bili. Kung tayo ng cart. May gloves ba? Kasi lang sabon. Ayan, 1 plus 1, 65.95. 231 lang ito. Oo. Ayan o, wala na? Oo. Marito kain natin. Oo, ayan. Mura ba yun? 5 kilo siya. So, divide 2. 30. Mura! Kasi sa ano, 5 kilos, 41 eh. 31 lang. Sabon na lang sasain namin, guys. Ano yan? 1 plus 1? Oo. 1 plus 1, sir. Bali, ano kasi, ang 5 kilo sa Sarawat, 41.95. O dito lumalabas na ano lang, 32 lang. 61.95 eh. Ito, dito 31 yung dito. Oo nga, sabi ko nga. Dito kasi lagi murang sabon eh. Ito na lang dito. Yan na rin guys ang isa sa akin. Plus 2, 10 din. Kleenex na to. Mahal? Samantalang binili ko sa Amazon, ano lang? 16? Tapos paper towel de. Sa bagay, Kleenex na yan. Nasa yung sabon pang body wash. Oh, ito naka-sale, oh. Mabango kaya to? Pero ito kasi yung lagi kong binibili. Yan eh. $22.95 na siya. Dati $20 lang. Pero ito malaki na, oh. Pakihawak nga din. Dalawang klase siya, eh. Merong, ano. Bango? Anong klase? Isang, ano, oil in body wash. Ito naman. Ano lang? Oil infusion siya. Smooth, ha? Smoothies. Ito na lang. Kasi pagka mga ganitong mga bilihin, guys, dito kami nabimili sa Panda. Yung mga pagkain sa Sarawat, kasi yun, mga Filipino food. Diba di ito gusto nyo? Nagustuhan mo ba to? Yung bar. Okay. Special offer yung Himalaya. Di ba gusto niya rin yan? Oo. Ay, hindi mas
sa ano yun? White, no? Ito na kaya si Kuya. Akin natin si Kuya. Bayad na kami, guys. So, mga gulay. Parang gusto ko nito. Ano ito, parsley? Saluyo, itong gulay mo. Saluyo. Medyo mahaba yung tuyo, ha? Sarabit, ano yun? Mulukiya. Ito na yung napamili namin. A few moments later. Hi guys, I'm back. Sorry naman po, medyo na palimutan ko kayo ng slide. Slide lang naman. Nakalimot ako ng slide kasi ano po ginawa ko? Natulog si Johnny and ako nagbasa-basa tsaka nag-ala. Tapos ako dun ah. At tsaka nag-upload ako ng video. And by the way nga pala, update ko pala kayo kanina, hindi ko kayo na-update. Sa, 'di ba, pagkagaling namin ng grocery, huling vlog ko nasa grocery, 'di ba? Ito pala 'yung mga napamili namin. Yan, ayun pa sa baba. Yan. Pagka kasi mga ganito, mga sabon, tissue, ganyan, doon ako namimili sa grocery na 'yon kasi ano siya, mura siya compared sa Sarawat. Kasi sa Sarawat kasi maraming Filipino product na mga pagkain. Pagdating sa mga ganito, meron din sila niyan lahat. Pero, mas mahal sa kanila ng konti. So, dun sa Panda, dun laging nakasale tong mga sabon and tissue. Kaya, dun ako bumibili niyan. Siyempre, diba, ganun lang. Hanap-hanap lang tayo kung saan yung mga nakasale, diba? So, ito yung nabili ko. Teka. So, yan lahat. Puro nakasale yan. Yung mga pinamili ko na yan. So, start tayo dito. Dalawang tag 5 kilos na Tide. 64 reals yan. And then, kitchen towel. Fine na super towel. Kleenex na facial tissue. Johnson's. Ito, sabon. Bar siya. And then, ito, body wash ko. Clorox na pang decolor. Kahit wala namang stain, nilalagyan ko niyan pag naglalaba ako ng decolor. Or pag wala ako niyan, baking soda. And then, itong dishwashing liquid. Yan, yan yung mga napamili natin doon. Nakalimutan ko nga, dapat bibili pa ako ng baking soda. Ito na naman ni Juni ng palabok. Hindi na ako nakabili. Kasi wala na sila. Puro kaldereta mix yung nandun. Wala rin itong tinapa, tsaka yung chicharong baboy. Kasi nga, diba, ano, hindi allowed dito yung chicharong, yung mga baboy na mga produkto. Hindi siya ganun kasarap kung hindi ko lalagyan ng mix ng ano. Parang hindi ko makukuha masyado yung lasa ng palabok kung hindi ko siya lalagyan ng palabok mix. Oo nga pala, diba, after nung ano, hinahan ko lang boses ko, baka marinig ako ng oven. Kasi diba yung pinunta talaga namin. Kaya kami umalis talaga para bilhin yung piano niya, yung surprise namin sa kanya. But dumaan lang muna kami ng Panda para nga mamili niyang mga yan, yung mga kailangan namin dito sa bahay kasi ubos na. And then, habang nasa Panda pala kami, na-realize namin ni Johnny na sarado nga pala pagtanghali yun, yung mga shops na yun. Parang kila Johnny, di ba si Johnny movie pagtanghali? Sa broken time din sila, sarado nga pala pagtanghali yung mga shop na yun. So, wala rin. Hindi rin kami nakapunta. Excited pa naman ako. Gusto ko pa naman na bukas, magbubukas sila ng 5 p.m. Kaso 5 p.m, bukas na rin shop nila Johnny. Kailangan nandun na siya sa shop. So, hindi ako makakapunta rin mag-isa dahil hindi naman ako umaalis ng mag-isa dito. Kailangan laging may kasama. Hindi naman pwedeng si Owen kasi nga, di ba, sa kanya nga yung surprise na yun. Tapos isasama ko. Ano ba yun? Pwede ko naman sanang lakarin yun. Kaya nga lang, hindi nga po pwedeng maglakad ako mag-isa kasi hindi ako pinapayagan ni Juning maglakad ng isa, lalabas mag-isa dito. So, walang choice talaga. Kaya sabi na lang ni Juning, ano na lang, tatawagan niya na lang
i-confirm niya kung available pa rin yung white na color kasi gusto ni Owen white na color. Walang kaalam-alam si Bonsoy na yung pinapangarap niya. 1 year niya na kasing hinihiling yan, guys. Eh, alam nyo, hindi naman lubo kasi ano naman eh, para makapag-enhance sa skill niya. Tsaka hindi naman sobrang mamahalin yung hinihiling ng anak namin. Pero sa amin, mahal na yun. Kaya nga hindi namin agad nabili, di ba? Kasi medyo malaki sa amin yung halaga na yun. Yun. Pero yun nga, deserve naman ng Bonsoy dahil, teka, nangangawit na ako eh. Pwede namang ilapag. Ba't kaya hindi ilapag ni Wenday? Ayan. Ayun. Medyo lapit natin yung mukha ka naman. Kita-kita ang ating ganda. Char! Joke lang yun. Eh, deserve niya naman. Kaya hindi lang naman doon sa pagiging honor student niya. Ano rin, mabait na bata naman kasi ang anak ko na yan. Pagka inutusan mo yan, walang reklamo yan, opo lang yan. Hindi yan yung wait lang, hindi yan ganyan. Minsan, hindi siya nag-wait lang. Hindi niya lang muna minsan agad ginagawa. Yun. Pero gagawin niya. Ganon siya. Pero hindi siya yung tipo na magre-reklamo na ako na naman. Kasi wala naman siyang ibang pwedeng ituro dito dahil ate niya nasa Pilipinas. Hindi sila pwede. Wala siyang pwedeng katuruan. Alam naman kami ng daddy niyang katuruan niya. Hindi nakutosan namin siya, di ba? So, wala siyang choice kundi sumunod kapag inutosan namin siya. Pero hindi naman namin lahat pinapataw sa anak namin. Pinapataw talaga yung bigat ng word na yun. Hindi naman lahat ng gawain dito sa bahay, inaano namin sa anak namin na, syempre, ako naglilinis nitong kwarto na to. Mabait naman kasi yung bata na yan, madali siyang utusan, hindi siya nag-wait lang, ganyan, tapos hindi yan nagre-reklamo, pag inutusan, pag sinabi, anak, ugas ka ng pinga, anak, sain ka, anak, ano, yun nga lang, minsan kailangan ding dipokpok. Dipokpok din. Pero pag napagalitan namin yan, minsan napapagsabihan din namin na kailangan matuto rin siyang magpusa, di ba? Na hindi kailangan, bago siya mag-cellphone, tignan niya muna kung ano yung mga bagay na kailangan gawin dito sa bahay. Gawin niya muna yung mga importanteng mga bagay bago siya mag-cellphone. Minsan, ano yan, hindi naman minsan, madalas pala. Pagka nagluluto ako, naririnig niya na nag-chopping board, na hihiwa-hiwa na ako, lalabas yan, tawag sabi niyan, Ma'am, is there anything I can do? Ganyan. Ganyan siya. Nag-offer siya kasi dati napagalitan namin yan kasi nga parang kung hindi uutusan, hindi kikilos. Pero pag inutusan nga, sumusunod naman. Kaya lang gusto ko namin mabuild sa sistema niya yung nagkukusa, hindi na kailangan utusan yung kusa na siyang magtitingin kung ano yung mga dapat gawin dito sa bahay. Yun ang gusto naming mabuild sa kanya. Kaya dati, yun, napagalitan namin. Pero madali yan sila. Pag napagalitan namin yan, nagsisink in na yan sa kukuti nila, natatandaan na nila yan. And, yun nga, sinisikap nilang baguhin na yun yung ganung attitude. Kasi, pag ako nagalit talaga sa kanila, ay naku. Yun, binabago naman nila, sinisikap naman nilang baguhin yung ganung attitude nila. Anyway guys, may gagawin pa ako. Ano bang gagawin ko? Wala akong maisip na iluluto ngayon eh. So, update ko na lang kayo pagka bukas kung natuloy ba yung pagbili namin, kung may stocks ba. Basta ano, I can't wait na makita reaction ni Bonsoy kasi gusto niya talaga. Come to think of it, di ba? Piano yung pinapabili niya, hindi siya nagpapabiling bagong cellphone. Kung tutusin yung phone niya, gumana yan. Hindi siya nagpapabili ng gaming-gaming. Hindi ko kasi yan binibila ng mga gaming-gaming. Para sa akin ha, I don't mind naman yung ibang mga magulang na bumibili ng pang-gaming ng mga anak nila. Pero ako, hindi ko talaga sila sinasanay sa mga yung mga gaming-gaming na mga ano na yan, yung mga PlayStation, yung mga ganyan. Ay, mas susuportahan ko pa siya kung ganyan sa music instrument, yung mga ganyan. Or, halimbawa, laptop. Kasi, syempre, kailangan talaga ang laptop compared sa mga, yun nga, sa mga gaming. Pero, yun nga,
nasa sa inyo naman yun. Ako lang, sa akin lang yun. Yun lang yung ano ko para sa mga anak ko na I prefer na laptop or music instrument or anything na makaka-enhance ng skill nila. Pero syempre, mga bata may kanya-kanyang skill. Yun, yun lang, na-share ko lang kung ano yung ano ko para yung ano ba? Ano ba yung sasabihin ko? Na-share ko lang kung ano yung mga bagay na sinusuportahan ko para sa mga anak ko. Yun. And hindi rin naman sila kasi masyadong mahilig sa gaming din. So, I'm thankful for that. I'm thankful for that. And, kailangan ko pa mag-prepare. And, update ko na lang kayo, ha?